Isa sa mga katangian ng mga Pinoy ang close family ties. Kahit may sarili ng pamilya, tumutulong pa rin sa magulang. Iyan ang tinatawag na sandwich generation. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ang mga Pinoy kilala bilang mapagsakripisyo, uunahin ang pangangailangan ng pamilya kaysa personal na interes. Kaya maraming kababayan natin ang nag-iibang bansa o di kaya sumasideline. Relate ka ba dito? Sa Pilipinas, common na ang ganitong senaryo. Yung kahit may sarili ka ng pamilya, obligado ka pa rin tumulong sa mga magulang. Tama? Ang tawag dito, sandwich generation. Sabi ng strategist, kailangan ng matigil ang cycle na ito. Kung titignan natin yung perspective ng Bible, no? Responsibility ng mga magulang to provide for their children. Hindi responsibility ng mga anak o in general, hindi nila responsibility na sumuport sa magulang. Which ang nangyayari kapag nakasupport lahat sa magulang sa family, kawawa yung sariling pamilya. Hindi rin investment ang pagpapalaki at pagpapaaral sa anak. Kapag nagkatrabaho na ang mga ito, maaari silang tumulong voluntarily sa magulang. Pero hindi nila ito obligasyon. Pero para kay Donna na isang breadwinner, depende ito sa estado ng buhay. Kung alam mo naman sa sarili mo na yung mga magulang mo is wala nang kakayahan magtrabaho, may sakit, may kailangan talaga mag-stay at home lang sila, lalo na ngayong pandemic, wala na silang way na mapapagpunan, paano pababayaan mo ba? Diba hindi naman dapat? Sa iba naman na naiipit sa ganitong sitwasyon, payo ng strategist, talk to your parents. So best advice would be to talk to your family na, Mapa, mahal namin kayo pero may family na rin kami and it's time for us to really take care of our family. Will still support you but it's not an obligation anymore. Sabi nga ng mga breadwinner, case-to-case basis ang pagtulong sa magulang. Pero tandaan na hindi ito obligasyon ng anak. Makakatulong din ang maputol na ang sandwich generation kung ngayon pa lang pinaghahandaan na ang retirement para hindi na umasa sa mga anak sa hinaharap. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita.